Good afternoon. Good morning, Pilipinas. Break time. Mayroon pa akong for 38 minutes para makapag-live. musta lang sa inyo kung ano na ang balita kang tahimik yung ano tahimik yung ginawa ko eh yun talaga ang dapat kahit anong paliwanag natin di talaga matutunan ng tao kaya ako ang nakabinipits. Bawas yung ano lumapit. Kung mayroon mang bago, so sana maunawaan at maintindihan nila. Baka di ako magpakahirap mag ano na di maunawaan. Di ako nalulungkot kasi ligtas naman ako. Di naman ako ang nawalag. Kayo naman. Wala nang option yun. Kilala na nila ako. Yung mga nakaranas. Marami na sa inyo na yung datihan na wala. Apat na taon pinakamababa ang alam ko. Kahit kapatid ko, inabot ng 5 taon yata yun bago nakabalik. Wala eh. Nandyan na nga yung ano, pinakita na nga lahat, ginawa ko na lahat na anong dapat. Ang mga pastor ninyo na puro lang salita, wala sa gawa, hindi nga kayang harapin ako. Hindi nga may pakita yung mukha. Tapos kayo, naniwala ika nga, pero nandoon kayo sa friends list nila. Hindi ko kayo pinipersa o hindi ko rin kayo malaya kayo kung baga. Pero kung sabihin ng Diyos na tatlo ang kailangan ko sa tao, pagbabago, pagsitilbos, paniniwala. Tapos sinabi niya na saan ang pagbabago at pagsisisi sa matang ulto at mga bagay na ayaw ko. So yung ginawa ninyo, dahil nandoon kayo sa friends list ng mga pastor, ay di nakikinig kayo sa turo nila. Di naniwala kayo o nagsimpatika dito sa akin na nakikita na nga ninyo na hindi nila ako maharap. Tapos nandoon kayo para saan pa? Ay sinabi ko sa inyo, kung hindi nila kayang ipakita ang mukha at paglaban at patunayan, then anong gagawin ninyo? Di i-block ninyo. Kasi sila nga mismo, hindi makaharap sa akin. Tapos, kayo pa eh, nagsumiksik doon. O ano. Hindi, ano. Hindi ko kawalan yun. Yun naman talaga ang dapat. Eh. Ako nga eh. Ilang paliwanag, ilang pakipag-usap, pag hindi talaga nakikinig. Pagpumilit na ng kanila kasi lalo na pastor sila, siyempre hindi naman papayag yun na mawala ng pera. Nasanay na yan ang limpak-limpak na pera galing sa membro. Hindi na talaga yan basta-basta na mabago. Kahit alam nilang mali sila, hindi talaga sila na mo pabor doon sa pinag
siwalat ko o siniwalat ko o sinishare ko o sinishare ninyo. Kasi nga, pira-pira ang pinag-usapan. Kaya sabi ko nga sa iyo, yung mga pare na yan at pastor na yan, kilala na nila ako. Pero hindi nga nila kayang tanggapin. Kasi pag isuko na sarili nila, magugutom sila. Kaya ang mga tao ito, hindi naniwala ng Diyos talaga yan. Tapos kayo eh, nakikinig sa ano nila, yung turo. Siyempre, nandun kayo sa, doon kayo sa press list nila, di, yung mga post nila, yung mga wali nila o ano man, hindi dumadaan sa wall ninyo. Ngayon, hindi dumadaan, posible naman hindi nyo nakikita at nyo narinig. Di ba? So ngayon, naniwala ikaw nga kayo sa turo ko, tapos naniwala din kayo doon sa turo nila. O ano, ano tawag sa inyo doon? Di balingbing. Di, para saan pa yun? Di ko kailangan ng balingbing dito. Kasi ang kailangan ko, yung totoong naniwala. Kaya kahit ano pa kiusap ninyo, no option. Sabi ko sa inyo, no option. Noon pa, yun ang ginawa ko talaga. Nandiyan si Salvation, no? Likap. Tanong niya sa kaila ko ilang taon niya, nakiusap pa yan. Ang dami pang padrino may nakiusap pa yan sa iba na tagpatulong. Tanong niya sa kanya kung ilang taon niyan siya. Nang si Jackie Ocampo, tanong niyo sa kanya kung ilang taon siyang bago nakabalik. Kumuha pa ng padrino yan. Nakiusap. Kaya nung kinausap ko yan, todo pakawa at iyak. Pero inabot na mahigit 4 na taon bago nakabalik yan. Hindi lang yan. Kapatid ko, ilang taon, mahigit 5 o 4 din na taon. Marami pang iba. At saka pag nalaman ko na nagpalit sila ng account, nagbago, ganun din nasuma din doon. I-block ko rin. Kung totoo kayong naniwala, di punta kayo sa YouTube. Doon kayo sa YouTube mag-share, doon kayo sa YouTube magbasa. O kasi yun ang gusto ninyo eh. Ayaw nyo sa Facebook na mas mababa o libre halos. May data lang, meron lang kayong kunting load, nakapag-Facebook na kayo. Sa YouTube, kailangan nyo ng internet. Yun ang gusto ninyo. Ngayon, kung may problema kayo, hindi kayo basta-basta makalapit. Hindi ko panagdamo itong boses ko, pero kailangan, hindi ko kayo minamanipula, hindi ko rin kayo pinapersa, pero gusto ko masunod yung mensahe ng Diyos. Kaya marami nga dyan na gumaling na. Grabe ang sakit noon. Wala. Tingnan nyo si ano, yung taga Bohol na nakalakad ng 3 years na nasa wheelchair. Wala sa press list ko. Pero natulungan yun. Sipin nyo yun ha. 3 years na hindi makalakad. Si Wato, o si ano, pati si Wato. O. 3 years din yun naka-wheelchair. May sisimo siya. O. Basta hindi active. Talagang wala sa press list ko. Pero natulungan sila. Eh, marami kasing naglumapit kasi magpagamot. Ngayon, pagtapos na, nawawala. Marami yan. Hindi na bago sa akin yan. Pero hindi ako nang hinayang kasi hindi naman ako kumikita eh. Kusang loob sa tao na manatili at magpatuloy sa ginagawa. Kaya hindi ko pinipili. Madami yan. Pero may taga Cebu na hindi makauwi-uwi nun. Natulungan din. Wala na sa press list ko. Nakauwi ng maayos.
kayo mga naalis, deserve kayo. Sabi ko, makiusap bang kayo? Wala na. Tama na yung ano, ginawa ko. Hindi man ako nagkulang. Total. Hindi ko naman kayo membro. Bakit? Isumiksik ang sarili ninyo. Wala naman akong relihiyon. Wala akong simbahan. Para saan pa na mang-akit ako ng tao, mag-mersa ako ng tao, o at pumilit akong makakuha ng membro. Eh, wala naman akong koleksyon ng gamot, ako libre. Ngayon, sa ginagawa ko, sinong kinabang? Ako din. Kasi list na ang lalapit na pagpagamot. Kaya sabi nga ng Diyos, maswerte ang naniwala. Ngayon, kung naniwala kayo ng lubos, din, alam na ninyo kung ano yung gawin ng tama. Mayroon dyan. Sa, kilala ninyo yan. Laging nasa testimony yan. Ngayon, nawala. Kasi nagbago, nagkaroon ng boyfriend na ibang ano, reliyon. Kasi yun siro dahilan. Hindi na nag-share. Ayun, nawala. Ang pamilya pa niya nagsabi na ayong sa lalaki na false prophet daw ako. Diyos nako. Baliktad ang pangyayari sa panahon ngayon. Kung sino yung may kayang gawin, ako na hinuon yung false prophet. Sila hinuon na sila na mga pastor, pastora na Bible lang no, binabasihan na wala namang kayang gawin. Sila na yung totoo. Baliktad na. Dapat itong mga apostol na ito, dapat sila ni Jesus Christ, sila ni Mary, sila ni Noah. Dapat hindi kinilala ng tao yan na apostol. Dapat ang tawag sa kanila eh false prophet. Kasi silang lahat may kayang gawin na pinagkaloob ng Diyos, na sinabi ng Diyos sa kanila. Dapat silang lahat false prophet. Pero bakit? Kinilala ng tao, tinala ng tao na apostol o ginamit ng Diyos. Ako, napakalinaw-linaw sa sinabi ng Diyos. Na ikaw tunay naniwala sa akin ng Jesus Christ. Busis palang manggamot ka at mangaral. Busis palang marinig ng tao sa iyo, gagaling sila. Makakita ka ng kasalanan tao, buhay man o patay. Makakita ka ng parating na pangyayari. Di ba? Ang lahat ng yan ay nagkatotoo. Tapos sabihin ninyo, false prophet. Talaga naman kayo. Kaya nga hindi kayo makaharap ng one-on-one, one-isa-isa. Kaya gigisahin ko kayo sa sarili ninyong matika. 12 years ko nang pinagsigawan sa inyo. Pausok ang palagi pinagawa ko sa mga pare at pastor ninyo. Walang iisang nagbakas sakali o nakaslakas loob. Klaseng mga nagtuturo. Nagsabing sila ang totoo. Sila naman yung nagtatago. Sa harap ko, di ba? Makita ninyo kung gaano kayo ka demonyo. Kahit sino sa inyo. Hindi ko kayo urungan kung paniwala ang pag-usapan. Lakas lang ninyo lo magsabi sa ibang tao. Dito sa akin, harapin ninyo ako. Pakita niyo yung mukha ninyo. Sabihin niyo yung totoo niyong pangalan. Na pastor kayo, pastora kayo. Diba? Masyahan kayo sa akin. Pasikatin ko kayo sa buong mundo.
Subukan lang niyo ako pangalanan. I-address niyo sa akin yung pangungutyan ninyo o yung paliwanag ninyo na kayo ang totoo. Subukan niyo lang. Di ba masiyahan kayo? Pasikatin ko talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Pagmumukha ko sa inyo na kayo ang tunay na demonyo. Kayo ang tunay na manluloko dito sa ibabaw ng lupa. Di kayo mabigo. Sisiguro ko sa inyo yan. Yung mukha ko na to, pangalan ko na to, wala na mabago. Kahit sa inyo dalhin to. Kung naargabyado kayo, anong ginawa ng batas natin sa lupa kung hindi niyo magagamit? Ang dami kong live dyan. Ang dami kong video dyan. Ang dami kong sinulat dyan. Kayo nga, pastor at pare, bakit hindi niyo gagamitin yan? Na para sa inyo naman yan eh. Pagsasabi ko sa inyo ng kapal ang mga mukha ninyo, manluloko kayo, sapat na yan. Padalhin niyo ako sa korte. Pero doon sa korte, harapin ninyo kung ano yung panatang ko. Patunayan ninyo at ipaglaban ninyo. Para is pakita nyo sa tao na ako ay sinungaling. Ako ay tunay na false prophet. Pero walang isa sa inyo, mga pare at pastor, na gumawa. Pag may nagtatag ng relihiyon, di magtatagal. Hinahamon ninyo ng one-on-one. Latagan ninyo ng isang katirbang Bible. Nagbatuhan kayo. Pero sa akin, walang Bible, hindi nyo kayang harapin at batuhin. Kasi alam ninyo na bawat ibabato ninyo, ibabalik ko rin sa inyo at kayo din masasaktan. Yun ang totoo, mga Padre Damaso. Kapal ang mga apog ninyo o mukha ninyo. Ang lakas ng loob nyo magsabing banal kayo. Saan nyo nakukuha yung pagkabanal ninyo? Doon pa lang, manluloko na kayo. Malilin lang na kayo. Kayo naman mga naniwala. Ang tawag sa inyo. Matino ba kayo? Lahat ng turo nila galing daw sa Diyos. Ang galing sa Diyos? Patawa kayo. Galing sa Diyos ha. Isa-isahin natin yan kung galing ba sa Diyos. Kapal ang mukha ninyo. Kaya na kayo nahiya sa mga tao. Kaya nga hindi nyo magawa na paharapin ako sa korte na yun naman talaga ang batas sa lupa. Bawat turo ninyo, tatawanan ko yan. Ipamulat ko sa mga tao at sa hukahurado na isang pangluloko. Talaga, kayo alam ninyo. Ang gawain ninyo ay pangluloko sa tao. Pira-pira lang talaga ang pinag-usapan. Pero ganun pa man, alam ko talaga, may ending yan. Ang lahat na yan may katapusan. Tingnan ko kung saan din hanggang saan ako. Kaya alam ko, mawala din ako sa mundong ito. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Basta hanggang buhay pa ako. Ipatuloy at ipatuloy ko ito. At hindi hadlang itong mga taong halang ang mga kalooban o kaluluwa. Kahit anong gawin ninyo. Ano man ang sasabihin ninyo masakit. Lalo akong ginaganahan at pinagsipagan para may parating ko sa tao. Kabilaan ang himala na ginawa ng Diyos dito.
kahit sabihin pa niyo ng ilang basis na false prophet ako, hindi yan makasira sa akin. Dahil tunay na false prophet kayo. Hawak ko ang mensahe ng Diyos na patunay na kayo ang tunay na false prophet. Kayo ang tunay na ama ng demonyo. Kayo ang tinatawag ng Diyos na mayroong makasalanan. Kaya kayo mga naniwala sa kanila, tanong nyo sa sarili ninyo kung anong number kayo. Ngayon, kung isa kayo sa nagsabi sa akin na balaan din, bulaan, tapupita din, harapin ninyo ako. Tingnan ko kung hanggang saan yung sinabi ninyo. Kayo lang naman ang katapat ko. Tawanan ako kayo. Gawin ko kayong komedya. Anyway, ulit-ulit naman yan eh, pero maganda ninyong maulit. Ay, yun naman sinabi talaga ng Diyos na kailangan at ulitin para matuto ang tao. Oh, ayan, dahil ka break time, dito paano? Ito. Ito yung istorom nga, ano, pahingahan ko sa break time. Naantok, pwede matulog sa upuan. Ayun nga, so ayun, straight ako ilang linggo ng buwa na ano, kaayod ng husto para mabuhay. May bago na namang kwartong gagawin. Ano, papagandahin naman daw. So, tingnan ko. I do my best. Yun naman talaga. Kung walang trabaho din, wala din tayong pera. Di rin tayo makasurvive sa mundong ito. Kailangan lang talaga kumayod. Ayaw sa gusto natin. Kailangan natin gawin. Kasi yun ang nararapat. Kaya ano, sa inyo, Richard, manong ano dyan? Good morning sa inyo. Good evening ba? So, Jik Lepolan. Jerry Jazz Gipolan. Ganang araw sa inyo dyan. Tating Doldol. Juno Campo. Dami na pala ninyo dito. Mars. Olela. Balbiasita. Good morning sa inyo dyan. Ila. January Mendoza. 36 pala kayong nanood. Sana gising. Tingnan ninyo yung mga ginawa. Mga post ko, mga sinabi ko mula 2013. Andiyan na talaga. Kahit saan galita ngayon, puro baha na kita ninyo. Hindi ninyo na madala sa edit yan. Talagang actual na pangyayari na yan na sinasabi. Noon, ang marinig nyo lang sa akin na ang dating lugar na hindi binabaha ngayon, babahay na. Ang dating ilog na hindi umaapaw ngayon, naapaw na. Ang dating tubig dagat na hindi akit sa lupa ngayon, akit na. 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 ×
pero hindi na tulad ng dati. Bagyo na yan na dati, hindi na tulad ng dati. Aksidente na yan dati,
pero hindi na tulad ng dati. Iyon yung mapaliwanag ko. Magdubli-dubli. Iyon na yung nangyayari ngayon. Kaya, kung narinig ninyo noon, sa salita ko lang na hindi niyo makayang paniwalaan dahil imposible. Ngayon, posible na. Yung sinasabi ng Diyos ng lightning, tatama na sa tao, tatama na sa bahay, hindi na sa puno. Narinig ninyo yun noon sa akin yan. Sabi niyo, ay posible. Kasi false prophet ako. O ngayon, nangyari na. Ang dami ng tao tinatama ng kidlat. So, posible na sa inyo. Kaya, makinabangan talaga ninyo. Maniwala kayo o hindi. Isa talaga kayo sa lalangoy. Kung mangyari din sa akin din, lalangoy ako. Kung mamatay sa putik, din mamatay. Alam ng Diyos kung anong dapat. Kaya wala siyang pipiliin. Kaya isa ako sa masama. Pero tiyak, isa ako sa maligtas. Either physically, mentally o spiritually. Kaya wala akong takot. Mangyari man mangyari, di ako natatakot. Darating man ang panahon na yun. Kaya darating talaga ang araw na tayong lahat ay mabubura dito sa mundong ibabaw. Yun nga sabi ko sa inyo, walang manatiling buhay tulad ng batong buhay dito sa ibabaw ng mundo. Lahat tayo ay lilikas din. Kaya sabi ninyo, ang mundo ay matatapos. Kahit kailan ang mundo hindi matatapos. Ang matatapos, ang gawain ng tao. Ang lahat ng may buhay ay matatapos. Kaya yung nga sinasabi ng pastor at pare ninyo, sampal sa mukha nila yung turo nila. Babalik na rin man nila ang turo nila. Malinaw na pangluloko. Dahil ang mundo ay hindi matatapos. Ang tao ang matatapos. Malinaw sinabi ng Diyos na nag-umpisa na siya. Tingnan ninyo yung Middle East. Sa Afghanistan, Korea, may Europe, China. Nakikita ninyo kung ano nang meron. Australia, Philippines, o sa ibang bansa. Marami. Kaya sige lang. Tawagin pa ninyo ako ng anong itawag ninyo. Tanggapin ko yan. Pero isisiguro ko sa inyo, makinabangan ninyo lahat. Maniwala kayo o hindi. Makinabangan ninyo lahat. May araw talaga itatakda ang Diyos yan sa lahat. Ayun. So, Denmark, Matt Patrick, na nang araw sa inyo dyan. So, Emilio Corris, sa ano ah, sa Linggo, may swam tayo. Marami akong ipaliwanag na mensahe. Gusto ng Diyos, turuan kayo kung paano magbasa sa mensahe ng Diyos. Na sinasabi ng mga pastora, narinig na namin yan. Manghuhula yan. Hula. Kabuang nila. So, hula sila. Ang hula. Salahula sila. Tingnan natin. Harap-harap kayo sa akin. Diba? Tingnan natin kung saan ako nang hula. Kapal ang mukha ninyo. Harapin ninyo ako. Salahula. Kahit kailan hindi ako nang hula. Eritz. Ano dyan? Eritz. Kevin Arthur, kumusta na yung ano mo? Mama mo? Anong balita doon? Wala naman kayong
update sa akin kung ano na nangyari. O si Humpay, ilang hapon sa inyo, anong oras sa Saudi? Ano pagbasa nito? May mabasa, ito si Amores. May basahin to Amores yung pangalan mo. O account mo. To Vilma na lupa. Walang araw sa inyo, Jarbon. Walang araw sa inyo dyan. Si Pinaga Galasio, mga pag-aaran. Nabinta, Isinko, kumusta kayo dyan ng umaga? Ariana Medias, ng umaga yata sa inyo. Jing Ramos, Kikay Kapin, kumusta dyan Cebu? Gina Ocampo, Carmen, Bindal, Alma Boris, mga pangalan nyo, baliktad-baliktad. Aria Magsino, Villanueva. Magandang araw sa inyo. Ako, simula nagawa ako ng FB. Pangalan ko na talaga to. Hindi na binabago-bago to. Kaya wala kayong masabi na nagkubli ako. Aira necesario. Meron akong 5 minutes. Umpisa na ako sa trabaho. So, malapit na matapos ang break time ko. Alma Boris. Jing Belinda Alquino. Alam ko may Alquinong nasama sa Black, ha? Nagalimutan ko pangalan nun. Jing Gabioli, Lady Bug. Belinda, Mary Rose. Ang araw sa inyo. Tom Seibel. Joby Lomibaw. Shepina. Heidi Firis. Ang araw sa inyo. Piori Jackie. Telma Reconda. Piori Jackie. Ang dami pala ninyo. Norton, Maricel Norton. Ang araw sa inyo. Windy Mintak. Pablo. Gulis. Ito ba itong Pablo? Ito ang Takamigin siguro. Edori Eduardo. Eunice Canelio. Magandang araw sa inyo. Marlon Gusar. Ang balita dyan, Marlon Gusar. Magandang hapon. Umaga. Miss Ning Ning. Shout out ako sa inyong lahat dyan. Marcel Norton. Ninyo Tutor. Hangad ko na kayo mga bago. Hindi ko sasabing maniwala kayo. Ninyo Tutor, Jing Ramos, Nancy. Hindi ko sinasabing maniwala kayo agad. Kailangan ko yung maniwala mo yung bataya. Kailangan magbasa, manood ng mga video sa YouTube. Nandyan lahat. Basta ako, hindi ako nagkulang. Ang lahat ng may problema, sakit o lulapit, huwag kayong agad-agad na lumapit sa akin. Magbasa muna kayo, manood ng mga video, yung mga posting ko, basahin ninyo, lalo na sa mensahe ng Diyos. Para meron kayong batayan na ginamit nga ako ng Diyos. Hindi yung sabihin nyo, naniwala kayo. Kasi meron kayong napanood na testimony na gumaling. Kasi ang tao naniwala basta pag may kailangan o may sakit. Huwag kayong lumapit agad-agad. Kasi malalaman at malalaman ko din yan. Sayang lang din yung panahon. Kaya, ayun. Chota ko ng sapatos.
Ay. Mag-upisa na ako sa ano, bagong ano ko, assignment. Hindi panibago naman. So, ayan. Hanggang dito na lang muna. Baka mamaya, mag-live ako ulit. Abangan ninyo. So, magandang hapon, araw, gabi, umaga sa inyo. And God bless sa lahat.